yung iyong point of view o sarili mong paniwala, taguin mo lang yan. Punta ka doon sa pasok sa kwarto mo, kunin mo lahat sa bulsa mo yung iyong opinion, ilagay mo sa drawer mo, tapos sundin mo lang ang gobyerno. Ang Pilipinas, because naka-lockdown tayo on time, nasira natin yung pinto bago pumasok yung mga aswang. Pero may pumupuslit eh, yung sumusugal, pumunta na magsugal, mag-inom, o kaya sa palengke, there seems to be a lack of uniformity in the matter of enforcing the distance rule, yung social distancing. Alam mo, pag hindi natin ito susunod, walang mangyari. Wala talaga mangyari. Kami dito, salita ng salita, hanggang makuha rin namin ang COVID, baka una kaming mamatay, pero hindi talaga ito makatulong sa Pilipino. Huwag mo nang lumabas ng bahay. Ang buong mundo, pera sa China, doon si Hubei, doon nag-umpisa yung Hubei, nag-umpisa yung Juan. Ngayon, ayos na sila. What a... Anong tawag na ito? Napakaano na... What an irony. Galing sila sa kanila, tapos sila ang nauna nag-open, okay na sila. Ganito yan, ha? Patapos na ako. Tapos, Joy. Itong epidemic or pandemic, hindi ito natapos na sabihin mo yung nasa ospital, yung ginagamot ngayon, yun yung first wave. May second wave ito. Yung mga tao nung kakakahawa lang o noon sipon pa lang, tapos ginagamot na itong nauna, yung iba na matay, iba na lumusot, eh yung iba, hindi pa masyado, yan ang second wave. Tapos kung naubos na yan, meron pa talang third wave. Ganito na lang, para maintindihan ninyo. Kung ako ang nagbibenta ng mangga, ang order ko sa mga supplier ko, bigyan mo ako ng hinog ready to eat, ready for serving. Tapos, bigyan mo rin ako yung hindi masyado hinog, yung green, yellow. Kasi pag natapos na ito, itong mga hinog na to, within 2-3 days, mahinog na rin ito, yun ang ipapasok, yun ang second. Ang third, yun yung mangga na talagang green pa. Wala pang yellow, wala pang, walang kulay pa. Ito yung third wave. Pag nabinta mo na itong second wave, ito yung third. Ganon ang epidemic. Habang namamatay yung unang tinamaan, ospital o bahay, yung iba na nahawa lang, bago lang, yun ang sila ang second wave. Tapos yung third wave, yung panghuli. Pero paliit na yan. Yan ang ibig sabihin kung bakit kayo i-maintain ninyo ang social distancing or the distant rule. Ngayon, ang mga mayon nito, nung una kong nakita sa palengke, may tigabantay, tapos parang, sige, ikaw na sunod. Parang sa bangko, tapos nakapilaw, ikaw naman. Pagpasot sa palengke, ang gawain ninyo dito, bili kayo ng trapal, mainit yan, pero you might want to use another material that is not... that is heat absorbent, palinyahin talaga ninyo.
kayong mga mayors, huwag kayong maglaro. Kasi ang ayaw ninyo mag-social distancing, mapipilitan ako puntahan kita at arestuhin kita. Ayaw kong mag-aresto ng mayor. So huwag ka magsabi, hindi, mayroon kaming batas sunod. Sa panahon ito, ang batas isa lang, ang batas ng DOH as implemented by Lorenzana Anyo Galvez, pati itong, yan silang tatlo. Yun yung batas ngayon. Ngayon, kung salubungin mo yan, mapipilitan akong puntahan ka at sabihin ko sa inyo, anong klase ka? Mayroon ng binibigay na instruction. Yung iyong point of view o sarili mong paniwala, taguin mo lang yan. Punta ka doon sa pasok sa kwarto mo, kunin mo lahat sa bulsa mo yung iyong opinion, ilagay mo sa drawer mo, tapos sundin mo lang ang gobyerno. Okay tayo dyan? Mayor, governors, ako, I am your public servant. Kayong mga mayor, bata-bata lang ninyo ako. Utosan ninyo ako kung anong gusto ninyo. Basta makapabuti sa bayan, gagawin ko. Huwag kayong mag-alala, hindi na politiko. Mula rin akong silbi na pag-retire ko, wala na akong gawin eh. Nandiyan na lang ako sa bahay, hindi na ako makalakad. Kasi maglakad ako, magsabi si Hanelir, oh, saan ka? Wala ka namang appointment, bakit ka labas ng labas? Siguro may ano, hindi ka talaga nagkamali. Pero hindi ka naman makalabas. Away lang. Huwain ka ng anak mo, babae. Magsumbong eh. Ala, oh, yung dada mo, gusto na. Ay, pag pumurma na yung anak mo, wala na. So, huwag ninyo ako, ready to, ano ako? Ready to go. At saan yun, hindi ako magpapakulong. Pero ito ha, ito tatandaan ninyo, Pilipino, ayaw ko talagang kulungin kita. Baski ako dito, tangina, kinulong ako. Mabuti kayo, wala kayong gwardiya. Akala mo ba maniwala itong gwardiya ko? Sabihin ko yan sa ila, minsan pagulita mo, pati yung mga anak ko. Ang sagot sa amin, sir, ang trabaho namin hindi ikaw. Batas eh. Sinusunod lang namin ang yung inuutos ng batas sa amin. Eh, kung ikaw gusto mo pagkamatay, hawakan ka talaga namin. Pero pag naasar kami, itutulak ka talaga namin sa Pasig.